Hi! Welcome back to another video. And for today's video, ay ako po muna ang inyong magiging main host. Kasi ang may-ari ng channel is... my birthday ngayon! Si Wedgie Changan! Pasok! Ilang hila yun. So, birthday niya po ngayon, guys. So, magkikintuhan lang tayo about sa kanya kasi she is 8 years old. Basta yun na. So, kung bago ka pa lang dito, ay mag-subscribe ka na and i-hit mo na rin ang bell button para ma-update ka sa mga videos, mga tips, and everything about Wedgie Changan. So, no further ado, let's roll the video. So guys, gaya ng aking nasabi ay magkikwentuhan lang tayo tungkol sa mga buhay-buhay ng ating birthday celebrant. And niya nga pala, wala kaming handa ngayon. Charan! Itong handa niya. Itong handa niya. So, sa mga may mamabait na puso dyan, baka naman, char. Char lang. Alright, so umpisan natin ang tanong. Sino nga ba si Wedgie sa likod ng camera? Sino ako? Isa lang na simpleng tao. Sa likod ng camera ay... nakikita nyo kasi palagi sa harap ng camera parang seryoso eh. Pero sa likod ng camera, ano na yun? Filosofo talaga ako. Ano ba mga pinagkakabalahan mo? Pinagkakabalahan ko ngayon, syempre, una-una, trabaho. Ayan, so naka-home-based, work from home ako. And then, yung aming rabitan. Pag-aalaga natin ng hamster. Ayan, nagbalik-loob ako sa pag-aalaga ng hamster. At yung sa isa pang online shop namin sa Ayaman PH. And then, yung mga ginagawa ko mga ito, yung mga nakikita nyo sa mga videos na gumagawa rin ako ng mga contents, yan, mga iba't ibang contents about sa tutorial, sa pagrarabbit, at sa mga travel vlogs. So, before tayo mag-move sa mga ibang katanungan, ano ba, sino ba ikaw, or sino ba si Wedgie nung mga bata-bata pa siya? Nung mga high school, nung... or yung mga elementary, ano ba yung mga kinahihiligan mong gawin? So, kinahihiligan kong gawin? Actually, hanggang ngayon, kinahihiligan ko pa rin simula pagkabata. Ayan, simula elementary. Specifically, 9 years old. Nahilig na talaga ako sa musical instruments. So, ayan. High school, ganun pa rin, musical instruments. And then, the varsity ako ng volleyball. Ayan. University ako ng volleyball. And then, hanggang ngayon, yun pa rin yung kinahihiligan ko actually. At yung ibang interest ko, honestly, ngayon ko lang e-explore. So, kagaya ng mga pagkakalikot ng mga, minsan, yung ginagamit ko sa trabaho, yung computer ko. Yan, kinakalikot ko. Tapos yung mga nakakahiligan ko rin ngayon, yung mga editing stuffs. At yung mga ganung bagay about sa mga graphics. So, saan ka ba nag-aral? Or saan ka ba nag-aral nung college at anong natapos? Sa King's College of the Philippines ako. And then, criminology. And nagbabalak na kumuha ng units din sa teaching.
Actually, galing din ako sa BSU. First course ko talaga, pero hindi ko tinuloy is yung education. Secondary education major in MAPE. Ayan. So, sa ilang days or ilang years pala of existence, ano pa yung mga balak mong gawin or mga plans mo sa iyong buhay? Sa totoo lang, napakarami. Napakarami kong plano sa, hindi lang sa buhay ko, hindi lang sa pansarili, kundi pati sa family ko. Unang-una yan, sa listahan ko talaga, ay yung plans and goals na magkaroon ng sariling lupa't bahay. Ayan. So, kasi dito sa Baguio City, mahirap talaga kung wala kang sariling tahanan. Siyempre, yung kumbaga, ginagastos mo na pangrenta, parang sayang din lang. Sayang rin lang mapupunta yung sa ipon mo. And then, gusto ko rin na magkaroon pa ng ibang work. Ayan. So, hindi lang tayo aasa sa iisang trabaho. At hindi lang tayo aasa sa maliit pa lang na ating online business. So, yun yung simple lang, magkaroon ng sariling bahay at lupa at negosyo. So, sa mga plano-plano mo sa buhay, may mga kinakatakutan ka ba? Kinakatakutan ko na pinanghihinayangan ko na hindi ko maibigay yung hindi ko maibigay sa parents ko kung ano yung kumbaga, parang gusto nila sa buhay. Yun. So, yun talaga yung isang nakakatakot din na syempre, at panghihinayangan mo na hindi natin hinihingi ah, pero darating yung time na iiwan tayo ng ating mga magulang. So, ngayon, ano naman yung mga nagpapasaya sa'yo? Nagpapasaya sa akin? Yung mga hobbies ko. And then, yung mga blessings na binibigay ni Lord sa akin sa maliliit na bagay. Ayan, so, yun yung nagpapasaya sa akin. At isa na rin ay yung kompleto pa rin kaming family. Though, mahiwalay ako sa kanila. Sila mama, papa, tsaka yung bunso kong kapatid, magkakasama sila sa isang bahay. Kaya nag-independent na kasi ako. Kaya yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa akin na nakikita ko na kumpleto pa rin kaming pamilya. And then, yung sa mga, yun nga yung sa hobbies ko at yung mga ibang mga goals and plans na inuunti-unti natin ay at least may nakikita tayong progress. So, tapos na tayo sa mga kung anong nagpapasaya sa'yo. Ngayon naman, ano yung mga meron mga bagay na nagpapalungkot sa'yo? Nagpapalungkot sa akin? Itong kung nangyayari ngayon. Itong gawa ng pandemya. So, alam ko na may mga iba rin na nakaka-relate na syempre malungkot kasi limited lang yung mga galaw nyo. Kasi before, kahit saan naman pwede kang pumunta. Kahit saan pwede kang, ano na yun, pwede kang mamasyal para ma-stress-free ka. Tapos, yung isa pa na pinaka-primary na nagpapalungkot sa akin, syempre yung nagkakaroon ka ng failure sa buhay. Ayan. So, syempre pag nag-fail ka, malulungkot ka talaga. Pero ito naman yung ginagamit natin para maging stepping stone natin na patuloy na iingat yung self natin. That's right. So, ngayon naman, ngayong kasi birthday mo nga ngayon, ano yung mga wishes mo? May mga wish ka ba? May wishes or wish? Wish ko lang or wish ko lang tuloy. Ang wish ko at alam ko na i-grant naman ni Lord sa tamang panahon ay makamit ko lahat ng mga hinahangad ko, yung mga goals ko. Ayan. Hindi ko siya tinatawag na dream kasi
ang dream is binivisualize mo lang. So, para sa akin ay goal, kasi para sa akin yung definition ko ng goal, yun talaga yung target mo. So, yun naman yung pinaka-primary na wishes ko sa life. So, ano naman mga message mo sa mga subscribers mo? Sa mga nag-subscribe po sa akin at patuloy yung sumusuporta, ako pa yung humihingi tuloy. Ako pa yung nagpapasalamat sa inyo. So, yan. Maraming salamat po sa suporta ninyo at sa patuloy na panonood sa mga videos, kahit na iba-iba man yung content natin. Salamat pa rin kasi nandyan kayo, at yung mga patuloy na nag-share din po ng ating mga videos. Ayan, Facebook man or kahit anong platform. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawa. At sana po ay yung goal din natin sa ating channel ay makabit natin. So, maliban sa mga subscribers mo, ano yung mga pinapasalamatan mo sa buhay mo? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung hindi dahil sa Kanya, kasi Siya ang may gawa sa atin, hindi tayo nag-i-exist ngayon dito. At pangalawa, nagpapasalamat ako sa grandparents ko kasi sila yung roots kung bakit ako nandito. Kasi kung wala yung grandparents natin, wala rin yung parents natin. Yun. Ayan, salamat. At maging sa parents ko, isang pasasalamat ko yun sa Panginoon, pasasalamat ko sa kanila kasi patuloy pa rin yung pagsuporta nila sa atin. Sa iba't ibang aspeto ng life, especially yung spiritual life natin, isa yun sa pinagpapasalamat ko sa parents ko, sa kapatid ko, at maging sa mga kaibigan ko na patuloy na nandyan kahit na bumabagsak tayo minsan, or yung mga nandyan through thick and things. So, ayan. Dyan mo makikita na kung kailan lugmok ka, dyan mo makikita yung mga tunay mong kaibigan. And kung kailan wala kang pera, sabi nga ng iba, dyan mo naman makikita yung mga iba mong tunay na kaibigan. Pero depende pa rin yan. Yun yung isang, yun yung mga pinagpapasalamat ko at yung mga pinapasalamatan ko. So, primary talaga ang Panginoong Diyos kasi Siya yung nagbigay ng life sa atin at another year of existence. Ikaw din, salamat kasi Siya talaga yung nag-encourage sa akin na pasukin ang mundo ng ng showbiz. Mundo ng vlogging. So, ayan. So, nahihiya-hiya kasi ako sa camera. Mas manipis yung mukha. Char lang. So, since nga nagpasalamat ka na, pasalamatan mo naman yung mga mahal mo sa buhay or kung sino man ang gusto mong pasalamatan. So yun nga, aside sa immediate family ko, ipapasalamat din ako sa mga titas ko, yan, sa mga uncles ko, sa mga pinsan ko. Shout out mo na rin. Ayan, madami sila. Madami ng Chongan family, ang dami ng Bestre family. So ayan, so father side, Chongan's family, thank you so much po. Alam ko na yung mga iba sa inyo, kahit na hindi nakasubscribe, ay nanonood. Ayan. Pati na rin yung mga nag-greet sa'yo sa birthday. Oh, yung mga nag-greet din sa akin sa birthday ko sa Facebook ko. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyong mga warm greetings para sa akin. Happy greetings. At maging na rin sa wish nyo sa akin. Kung mapupunta kayo sa Facebook ko, mababasa nyo kung ano yun. Ayan, so Bestre family sa site ng mother ko. Thank you din po sa inyong warm greetings. So ayan, maraming salamat din po sa inyong suporta. At sa patuloy na pag-message sa akin, kung minsan nakikita nyo may post ako sa social media na nakakaramdam ako ng parang down ako. So ayan, maraming salamat po sa inyo. At yun na nga, doon tayo nagtatapos sa ating, ano ba to? Hindi naman na to kwentuhan kasi Q&A na to sa kanya. Hindi kwentuhan yun, sabi niya kanina. Seryosong kwentuhan, guys. So since tapos dito na natin tapusin ang video para kasi anong oras na, and kanina pa may tumatawag. Busy ang telepono ni Madam. So
dito na natin tinatapos ang video, and kung may mga katanungan pa kayo or wishes sa kanya, please comment down below, and don't forget to subscribe again and again. And thank you for watching, and happy birthday! Thank you! Mga kwitis! Ayan mo yun? yung shh! A phone thing? Bye! Bye!